Kamusta mga kabasketball? This is iSportZone at episode 3 tayo ngayon ng ating Kai Sotto NBA 2K20 My Player. At silipin natin ang progreso ni Kai Sotto dito sa My Player ko mga kabasketball. Mid-second round na ang projection sa kanya, so nag-improve. Eto at simulan na natin ang episode 3. This is nice. Wow, that's pretty cool. Huh? Yeah. What we doing? What are you doing? What we doing today? We working? We playing? What we doing? Come on. Yo, is that Russ? Harden too. You want their autographs or their ankles? Come on. Ayan mga kabasketball, makakalaro nila sa isang pickup game. Itong si Russell Westbrook, Paul George, James Harden, at saka si Demar DeRozan. Kakampi ni Kai Sotto si Russell Westbrook at saka si Paul George. Ito, bigyan natin ng pick si Russ. Cut. Nice pass, Russ. Ayos, first 2 points kay Kai Sotto galing, mga kabasketball. Dun sa mga nag-add sa akin sa PSN, maraming salamat. At i-message siya lang ako kung kailan tayo pwedeng maglaro. Pero limited nga yung aking time maglaro dahil sa paggawa natin ng ating mga YouTube videos. Pero susubukan natin yan na makalaro kayo. Ito, Kai Sotto, maganda ang depensa. Nice, kuha. Kuhanin mo, pasa. Dito ulit tayo kay Russell Westbrook. At try natin mag-ISO, dinoble team ako. Balik natin kay Russ. Balik natin kay Russ uli. Ito, poste, poste, nice. Ayan si Paul George. Ako na lang muna. One on one. Fade. Nice. Kai Sotto na Kai Sotto. Kaliwat kanan mga kabasketball. Ito, dalawang points na. Dalawang baskets si Kai Sotto. Lahat. Oh, kaso nakawala yung bantay ko. Nako. Naisahan ako nung aking roommate dito sa My Player story na ito. Kasama natin siya sa ating kwarto. Aspiring NBA player din yan. Bigyan natin ng pick si Paul George. Paul George, yun, si Russ libre. Ah, kaya na. Nice. So, dalawang punto si Kai, isang punto si Paul George. Lamang kami ng tatlo, mga kabasketball. Asan yung banday ko? Naiwan, buti na lang. Nice. Baba, baba, baba. Di pa yata nakakadunk itong si Kai Sotto. Yun, pasok sa loob. Ay, sayang. Ano ba yan, PG? Dumidribble papalabas. Ayusin ang dribble. Oh, Harden. Hindi ako maka-double team kay Harden at maiwan itong aking bantay. Bababa yung aking grade. Habol. Taas kamay. Nice block, Russ. Baba, iwan yung bantay ko. Ito na. Ayan, naiwan na si Harden. Diretso na yan. Perfect release itong si Russell Westbrook. Lamang kami ng tatlo, mga kabasketball. Kakampi ko si Paul George at saka si Russell Westbrook. Doon sa mga kaka-tune in lang. Episode 3 tayo, mga kabasketball, dito. Yung sa mga hindi nakapanood ng unang episode, pakibalikan nyo lang. Hanapin sa ating video section. Episode 3 na to. Diretso na ni Paul George. Lamang kami ng 4. 5-1. Kai Sotto, nakagawa na ng 2 baskets. Yung dalawa kay Russell Westbrook, isa kay Paul George. Nice finishes with the left hand. Itong si Demar DeRozan, kinuha sa ere. Tatlo na lang ang aming lamang, mga kabasketball. Ayan, nauna. Come on, Kai. Nice. Late release, pero pasok pa rin kasi malapit lang naman eh. So, 3 points out of the 6 ay galing kay Kai Sotto. Mas marami pa tayong shoot kaysa kay Russell Westbrook at Paul George. Scrimmage lang naman ito, mga kabasketball, pero magandang experience dahil kalaro niya yung mga NBA stars. Naiwanan yung bantay ko. Ano ba yun? Una. Sayang, di pinasa ni Russ. Ito, pick tayo. Pick. Cut. Poste. Bigay kay Kai. Nice. Tira mo na, Kai. Ah. Kala ko naka 4 points na si Kai Sotto eh. Habol. Double team. Demar DeRozan using the left hand. Diskarte tayo. Come on, Russ. Bigyan kita ng pick. Iba ng pick yan. Nice, nalibre. Hindi lumay up. Mga kabasketball, dun sa mga iba nagtatanong bakit daw medyo mahina yung galawan itong Kai Sotto sa ngayon dito sa My Player na to. Mababa pa yung rating niya, mga kabasketball. Pinapataas pa natin. Pero not bad considering laging top scorer
Itong si Kai Sotto natin dito sa My Player. So pag tumaas pa yung mga skills niyan, habang tumatagal, napapataas natin yung mga abilities. Para dun sa mga hindi masyadong familiar sa 2K20, kinukwento ko lang naman mga kabasketball. Ayan, na-score na naman ako. Pati yung blocking ability nito, hindi pa masyadong mataas. So habang tumatagal tayo sa ating mga episodes, ay makikita nyo yung improvement ng ating My Player character na si Kai Sotto. Eto, tira tayo ng 3. Medyo maaga yung aking release. Minsan tatry rin natin na walang shot meter. Baka mas okay yun. Visual na lang. Nice rebound, Kai. 3 points si Kai Sotto out of the 7 and 2 rebounds. Nice ball. Humahabol na pala mga kabasketball. Ito si James Harden at si Demar DeRozan. Dalawa na lang. Yung aming lamang. Ito, pressure natin. Sana makasteal. Oop. Perfect. Ang release. Ito si Demar DeRozan. Isa na lang ang lamang. 8-7. Kai, pwesto sa loob. Pick mo yan. Nice. Ayun, cut. Dunk naman dyan. Nice. First time lang yata dumunk nitong aking My Player. Gandang pasa. Galing kay Paul George on a pick and roll. 9-7. Balik sa dalawa. Wah! Dinakdakan ako. Ano ba yun? Na-rest bakan yung aking dunk sa kabila kanina. Ibali, lamang pa kami ng isa. 9-8. Tapusin na natin to, Russ. Come on. Yun. Poste. Poste tayo. Poste. Medium range. Ba, nakabalik yung bantay. Poste. Poste. Balik ulit. Repost. Repost. Yan. Tapusin mo na yan, Kai. Back down. Come on. Nice. Using the left hand. Ayos. Tapos. Panalo kami, mga kabasketball, ni Paul George at ni Russell Westbrook. Susunod, draft combine na mga kabasketball. Ito yung taunang ginagawa na draft combine sa NBA. Kasama dito yung mga aspiring rookies. So dito sa My Player na ito ay kasabay ko ni Kai Sotto. Itong sila, ayan, si Tyler Hero, sila Zion Williamson, si John Morant, RJ Barrett, nandiyan dyan lahat yan kasi rookie sila ngayon papasok. So itong My Player na to ay magkakasabay sila. Itong si Kai Sotto papasok ng 2019-2020 NBA season. So nandito lahat ng mga NBA scouts, titignan ang performance ng bawat rookie. So dapat magpasikat, pakitang gila si Kai Sotto dito. Ang unang challenge ay ang spot up shooting. Ito, tingnan natin kung anong magagawa natin dito. Dito naman, mga kabasketball, kahit hindi ikaw ang mag-first, ay pinagbabasihan pa rin syempre sa drafting kung ano yung kailangan ng team. Tsaka yung tinatawag na eye test. Kasi kahit na shooter ka, dito sa mga gantong drills, pag sa actual naman na scrimmage at 5-on-5, ay hindi ka epektibo, ay hindi rin tataas yung stocks, kumbaga, sa draft day. So yan, nakakatatlo na si Kai Sotto. Yun, pang-apat. 4 baskets. Susundan lang yung mga markers, mga kabasketball. Doon ka tatanggap ng bola. Ito, urong tayo sa may bandang gitna. Habang papunta yan lahat sa kaliwa. 5 baskets pa lang si Kai Sotto. 13 balls, 12 balls remaining. Medyo maaga yung release ko doon. Nice, perfect release. Isa pa. Nice. Perfect release uli. Sunod-sunod na. Come on, Kai. 7 points. 10 shots remaining. Another perfect release. Another perfect release. Medyo nagagamay na natin, mga kabasketball. Sunod-sunod na. Mukhang dito sa spot na ito. Magandang kamay ni Kai Sotto. At perfect na naman. 11 points na. 5 bola na lang. Sunod-sunod na perfect release. Ba? Walang mintis. Yun, medyo maaga-aga yung aking release doon. 14 points. Last ball. Come on. Ah, 14 points. Not bad. Ayun, si Zion nanonood. Tsaka si RJ Barrett at Ja Morant. Yung top 3 rookies. Nakatingin kay Kai. Exciting to pagka na-draft tayo, mga kabasketball. Ito, susunod naman. Spot up shooting sa 3-point area. Tingnan natin kung ilan ang magagawa ni Kai dito. Dapat mas shooter siya. Yung shooting form niya, mga kabasketball, anong masasabi nyo? Medyo kahawig na ba? Nang kay Kai Sotto, dapat ko pa bang baguhin? Pwede namang i-edit yan. At kung meron kayong suggestion kung kaninong player
mas hawig ang release ng totoong tira ni Kai ay sabihin nyo lang sa comment section para matignan ko yan kung talaga nga makakahawig at papalitan natin para habang tumatagal ay mas magaya natin yung shooting form ng totoong Kai Sotto dito sa ating my player. Ito, the center. Mas okay dito. Come on, Kai. Naka-apat pa lang ako, makaka-basketball. 12 balls remaining. 4 points. I mean, 4 3-point shots converted. 5. 6. Come on, sana maka-10 man lang tayo. 6 baskets pa lang. Puro mintis. Kanina, dito sa area nito, sa mid-range, puro perfect yung release ni Kai. Pero dito sa 3-point area, medyo lumabo. Hindi makuha ang release. Early naman, kanina medyo slightly late. Pero makukuha rin natin yan. 7 points. 3 bola na lang. Come on. Maka 9 man lang. 8. Last shot. Perfect release. 9. Oh, may isa pa. Perfect. Ayos. Ayan, nakita nyo si Ja Morant. Pumapalakpak pa ron sa may gilid, mga basketball. Ayan, natapos ang draft combine. At ayan, dumadami yung mga interesado. Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Clippers, Brooklyn Nets, Miami Heat, aba. Ayan, subaybayan nyo mga kabasketball. Next ang episode 4 natin dun sa mga iba na hindi pa napanood yung episodes 1 and 2, hanapin nyo lang yan sa ating video section. Tutok lang dito sa iSportZone Basketball Serie.